Actually, pagpapatuloy lang po natin ang ating nasimulan tungkol sa organisasyon ng iglesia. Ano po? Ito po yung nasimulan lang po natin nakarang mga linggo. Pero gusto lang nating balikan dito po sa bagay ito, ano po, ng ating pag-aaral. Magbigay tayo ng konting date. Makikita na sa ating pinag-aralan na bawat kongregasyon na may mga namumuno na tinatawag nating elders o taga-pangasiwa o mga pasto. Dito sa Acts chapter 20, verse 28. Ito na lang. Yung kailang pangasiwa ay limitado lamang doon sa usan sila ginawang taga-pangasiwa. Ito po yung lumang Biblia. Ang sali nito, obispo kanya. Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang bungkawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo dun sa bagong saling tagapangasiwa upang pagkanin ninyo iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So dito makikita natin na ang kanilang pag-iingat at pangasiwa ay nandoon lamang sa iglesia na kung saan sila ginawang tagapangasiwa ay sa Espiritu Santo. Kaya doon natin makikita na ang kanilang pangasiwa ay limitado lamang doon sa local church na kung saan sila ginawang tagapangasiwa. Dito natin ma-establish yung aral ng local church ay autonomous. Auto. Alam po natin yung salitang auto. Ano po? Self. Nomos. Galing sa salitang Grego na ibig sabihin ay batas. So, self-ruling. So, yung mga elders o tang mga pastors or overseers, yun po ay may ibang salita na patungkol doon sa mga nag-iingat, nangasiwa sa loob ng kongregasyon na meron silang malawak na karanasan. Malawak na karanasan. Kaya nga sila yung elders. Nagpapakilala sila yung mayroon malawak na karanasan at matibay na pagkaunawa sa pananampalataya. Kasi yung importante yun, huwag kayo nangasiwa at nag-iingat sa mga kapatid. So, yun ang nakikita natin kaisan na sinasabi sa banal na kasulatan. Yung binasa natin kanina, pati sa 1 Peter chapter 5, verse 2. Pangasiwaan ninyong kawan na nasa inyo. So, yung sabihin, yung kanilang pangasiwa ay limitado lamang sa local church kung saan sila ginawang mga elders, pastors, or overseers. Yung self-ruling, ang kanilang pamamahala, number one, pinagtutupad nila ang kautusan ng Panginoon. Ito ay may yung salitang overseers ay parang synonym ng superintendent. Tinitingnan nila na sa loob ng kongregasyon ng lahat ng mga bagay na itinuturo at ginagawa ay ayon sa kalooban ng Panginoon. So hindi sila gumagawa ng batas. Kaya lang, alam din natin na sa ating pag-aaral, may dalawang uri ng kautusan. Yung tinatawag natin generic at specific. Halimbawa, yung sinabi kayo umawit ganya, specific yon with regards kung anong uri ng music ang ating gagamitin. So, pag-aawit. Hindi kasabing instrumental music. Pero, paano tayo aawit? Hindi sinabi ng Panginoon. Paano natin sasagawa yung ating pag-aawitan, hindi sinabi ng Panginoon. Kaya doon pumapasok yung songbook. Kasi marami magtatong sa atin. Sa loob, mababasang songbook. Wala tayong mababasang songbook sa Biblia. O saan natin mababasang song leader? Wala rin. Pero yun ay kasama doon sa generic authority na tayo umawit. Sinabi sa atin kung anong gagawin natin, umawit tayo, pwede sinabi sa atin ng Panginoon kung paano tayo awit. So, yung mga elders, silang bahala mag-desisyon kung paano tayo aawit. Gusto nilang tayo aawit na may apat na bahagi, na mayroong melody, alto, tenor, bass. Bahala sila.
sasabihin lang tayo, soprano lang. So meron silang kapamahalahan doon sa mga bagay na may kaugnayan sa mga bautisan ng Diyos. At sinabi sa atin ang ating gagawin, pero hindi sinabi ng Panginoon paano natin gagawin. Halimbawa, yung oras ng pagsamba. Wala naman tayong mababasa ng umaga sa mamba, alas 9, alas 10, wala naman tayong mababasa ng gano'n. Pero kinakailangan tayo sa mamba. At sinasabi rin sa atin sa 1 Corinthians chapter 14, yung pinakahuling talata, sinabi sa atin na gawin natin ang lahat ng mga bagay na may karapatan, may kayusan. Tatapot, gawin ninyong may karapatan at may kayusan ng lahat ng mga bagay. Ganyan. So, ibig sabihin, kung may kayusan, doon mo mapasok yung oras. Pwede tayong magulo. Sabay-sabay tayong at magsisimulang sumamba at maglikod sa Panginoon. May kayusan. Ganyan. So, yung oras, wala tayong mababasa sa Biblia. Kaya kailangan tayong sumamba at may kayusan. So, yung elders, yung mga pastors, overseer, silang bahalang magsisimula. Walang oras tayo magsisimula. Ngayon sa panahon natin ngayon, wala pa tayong mga elders. So, ang nangyayari, ang mga kalalakihan ang nag-uusap kung anong kayusan ang gagawin natin. Paano yung kayusan na pagsamba? Anong mauna? Ano yung, alam, mauna ba yung Lord's Supper? Wala sinabi yung Panginoon. So, yung order of worship ay bahala ang bawat kongregasyon. So, yung elders din, o pastors, overseers, silang bahala to. Anong kayusan ang gagawin natin at pagkasunod-sunod sa ating pagsamba. Ang mga elders din ang bahala kung ano ituturo sa loob ng kongregasyon. So, sabi, mas madali ang pagtakbo ng kongregasyon kung may mga elders at sila nagdidesisyon. Mas mabilis. Hindi katulad pagka kalalakihan, kailangan pa tayong magdumaw ng meeting sa isang oras o panahon na parehong available yung mga kalalakihan. Napakahirap pag-arrange ng gano'n kasi lalo na sa panahon natin ngayon na yung mga tao very busy, no? Isang depending weekdays kasi nagtatrabaho sila. Sorry. Ito pala ang spread. So, yun ang makikita nating advantage ng magkakaroon ng elders, pastors, saka overseers. Magiging mabilis at mas maayos at mas maingat ang pagtakbo ng kongregasyon. Kasi ito yung mga, kaya nga ang mga elders, sila ay mature sa pananampalataya. Meron na silang malawak na kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya pag may dumarating ng mga pambihirang mga usapin o issues, mas madali na ayusin ang anumang problema sa loob ng local church. Kaya autonomous, kanya. Ang mga elders sa loob ng local church, silang bahala sa mga bagay na nararapat gawin ay sa kalooban ng Diyos. So, yung pinasusunod dyan ay ang kalooban ng Diyos. So, walang legislative power ang elders, pastors, overseers. Hindi sila pwedeng gawa ng batas. Pinasusunod lamang nila ang kautosan ng Panginoon sa loob ng local church. Yan ang trabaho ng mga elders, pastor. Minasa na natin yan. So, ito ang magiging consequence ng nalitayan. Balik. Yan. Pagka autonomous, halimbawa, yung local church na malapit sa atin, na wala pa silang elders, o pastors or overseers, hindi natin sila pwede yung pakialaman. In other words, ang authority ng elders, pastors, overseers sa local church, ito sa local church lang nila. Kung saan sila kaanin. At kung mayroon malapit man na local church na malapit sa atin, hindi nila pwede yung pakialaman yung local church na yun. Yun lang local church na kung saan sila ginawang pastors, elders, or overseers, doon lang ang kailang pamamahal. So may limitas doon. Dito natin makikita na hindi pwedeng centralize. Walang centralize sa loob ng iglesia lang ating Panginoon. Kasi pag centralize, ibig sabihin, may mga namamahala kahit sa local church na hindi sila kaanip. Wala tayong mababasang gano'n. So, kaya nga, autonomous
at independent ang bawat local church. They exist apart from other local churches. Sabihin, yung existence ay sa sarili mo lang. Na parang sa mga bansa, China, Philippines, ngayon nagkakaroon ng problema yung dalawang bansa dahil yung isa nakikilam doon sa karapatan ng kabila. Dahil independent pa lang sila. Meron silang kanya-kanyang kautusan sa kanyang-kanyang bansa at meron silang sakop ng kanya-kanyang bansa. Pagka sinira mo yon, doon nagsisimula yung gera. So this is the church ng ating Panginoon, ganun din. Pag sinira natin ang kaisa na yan, naman na magdatay sa kalooban ng Diyos. At nilalabanan natin ang ating Panginoon dahil yan ang kanyang kautusan. Na bawat churches ay doon lamang sa nila gagawin. Ngayon, ang gawain ng Panginoon ay ginagawa sa pamagitan ng local church sa pangangasiwa ng mga elders. So, ibig sabihin ngayon, wala tayong elders. So, yung mga kalalakihan ang mag-iisip, paano natin gagawin ng kautusang gawain ng iglesia, kaya nagkakaroon ng meeting. Pero pag may elders, sino ang bahala dyan? Sa pangangaral, evangelism. Utusan nila yung maaral sa programa ng pangangaral, o kaya, yung mga kapatid na sila yung magturo sa iba. Yan ang gagawin ng elders. Yung certification, silang bahala na magkaroon ng programa ng pagtuturo. Paano ituturo, ano ituturo sa loob ng local church. So may programa. So pag mayroon tayong elders, mayroon tayong programa ng pagtuturo sa buong isang taong. O ay sa pangangailangan ng local church. Yung nag-uusapan nila yan. O sa benevolence. Sa benevolence, yung elders din ang bahala. Either na yung nagpapadala ng tulong, ang elders ang bahala kung paano nila ipapadala. At pag na ipadala nila sa mga nangailangan mga iglesia, yun din mga elders na mga iglesia yun ang bahala kung paano nila i-distribute yung tulong. Yun sa Acts chapter 11, na nagkaroon ng malaking taggutom sa buong sanglibutan, at ang mga iglesia sa Antioch, sila ay nagpasyang tumulong sa mga kapatid na nandoon sa Judea. Ito ang ating mababasa. Nung may maipadala nila, meron silang tagapagpadala. Si Pablo at saka si Saulo at saka si Bernabe. Kain mo natin. Na verse 29. At ang mga lagad ay sa kaya ng bawat isa ay nagpasyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nanganganahan sa Judea. Na siya nga nilang ginawa na ipinadala nila ang mga sa mga matanda sa pamamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. Tingnan niyo, meron silang pagpadala. Saulo at si Bernabe, ibig sabihin, yung may elder sa Antioch, sinabihin si Pablo at si Bernabe kung paano nila gagawin niyo. At ito'y pinadala niyo. Binigay nila sa mga elders ng bawat iglesia na nasa Judea. At yung mga elders ng mga iglesia tumanggap ng tulong, sila rin ang bahala manabag-distribute sa mga kapatid na nangangailangan sa mga lugar na yun. So, yun ang makikita nating paraan na sinasabi sa ating Biblia. Kung walang elders, pwede rin yan. Kaya lang, makikita natin sa ating experience kung gano'ng kabagal ang takbo ng mga pakibagay kapag ka wala tayong elders. Kaya kailangan pa lang tawagin lahat ng kalalakihan sa isang schedule na pare-pareho tayo ng totoo. Pero kung elders, dalawa-tatlo, sila nag-uusap kung ano gagawin sa gawain ng iglesia. Mas madali. At mas magaan ang trabaho ng mga aral. Kasi wala lang siyang concern dun sa mga bagay nila. Ito'y malilipat sa mga elders. Kasi makapag-concentrate sa gawain ng mga aral. Yun ang advantage ng sinasabi ng Panginoon. So, sa halimbawa, ito po, yan. Sa pangangaral, tulad na ating pinag-aralan na, pwede silang, pwede utusan yung mga kapatid. Ang mamaya sa ating sermon, nakikita natin, na yung pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi lamang maangalan, pati mga kapatid. Lahat tayo.
Acts chapter 8 verse 4, nung nagkaroon ng pag-uusik laban sa iglesia sa Jerusalem, sabi nito, ang mga nagsipangalan kay nagsipaglakbay, yun ay pinapangalan salita. So yung mga kapatid, pinagtitibay sa pananampalataya upang sila mga pangalan. Sa pangalan Timoteo rin, chapter 2 verse 2, gawain din ng local church na magkaroon pa ng mas marami mga mangarap na makapagtuturo din kaya sa iba. Ilang pala sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ito, basahin natin. At ang mga bagay na inyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya muring ipagkatiwala sa mga taong tapang na makapagtuturo naman sa mga iba. Ako po isang halimbawa ng isang mangaral na naging mangaral sa loob ng iglesia. Siya sa mga ibang mga churches, meron silang Bible College na wala naman sa Biblia, pero ako inatunuan lang na maging mangaral sa loob ng iglesia. Sa isang unti-unting paraan ng pagsasayos. So, nagsimula ako sa Bible class, nagtuturo ko ng Bible class noon, hanggang sa nag-decide akong maging mangaral. O kaya, tinutulungan yung local preacher. Ito po yung maraming talata niya. Pero yung pinakamagandang talata ay Diyos ay kalabing-apat. Sa 1 Corinthians 9 verse 14. Ang mga mangaral, sila po yung mga tao na itinagubilang sarili sa gawain ng pangangaral. At ang pagtulong sa mga mangaral ay ang essence ay ganito. Dito sa verse 6 ng chapter 9. Ito ang depensa ni Apostle Paul sa kanyang sarili. O kumbaga lamang at si Bernabe ang walang matwid na magsitigil sa paggawa. Sabihin, magsitigil sa sekular na hanap buhay upang maibigay niya lang kailang buong panahon kanya sa pangangaral. Pwede rin na isang mangaral ay magtrabaho. Pwede rin yun kung gusto niya. Kaya lang, ang disadvantage, kulang siya ng panahon ng pag-aayos, ng pag-aaral, kaysa sa isang mangaral na mangaral, na walang ibang ginagawa, kundi mangaral at mag-aaral sa salita ng Diyos. Dito sa Gawa, chapter 6. Kung nagkaroon ng problema sa pagtulog sa pagbabaring bao sa Jerusalem, nagsabi ng mga pastor, ganito, ang mga pastor, sila rin po yung mangaral, basically. Sabihin po natin. Verse 3, magsihanap nga kayo mga kapatid sa inyo, mga pitong lalaki, na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailagay sa gawain ito. Natapat magsipanatili kayong matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Yun yung kayo, doon kang mag-concentrate kayo. Sa pananalangin, sa pagiging ng tulong sa Diyos, at sa ministeryo ng salita. Ibig sabihin, pag-aaral at pangangaral. Yung mga apostles, sila po inspired by the Holy Spirit, totoo yun, as far as preaching is concerned. Yung itinuturo nila, hindi nila pinag-aaralan. Pero pagkatapos sila mangaral, pinag-aaralan din nila, itinuro nila. Hindi automatic na inspired by the Holy Spirit, naunamahan nila kagad. Yung siya halimbawa, yung sa Gawa chapter 2, ito'y pinag-aaral ni Apostle Peter, simula sa bibig niya, pero inspired by the Holy Spirit. Pero hindi na intindihan. Sayin natin. Sa verse 39, sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga sa malayo, meaning Gentiles, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa kanya. Yung siya nagsabi no. In other words, ang Ebanghelyo, hindi lang sa Mahudyo, pati sa mga Gentiles, pero kinakailangan ng Diyos na magpakita ng himala sa Acts chapter 10 para maunawa ni Pedro na yung mga Gentiles ay kasama sa karya ng Diyos. Dahil meron silang prejudice laban sa mga Gentiles. Sa kaisipan nila, sila ang mga namanak ng Diyos. O kaya, maaaring tumulong ng Iglesia sa ibang mga aral, sa ibang lugar, kung meron siyang kakayahan. So, yun ang pangaral ng Ebanghelyo. Tulad ni Apostle Paul, yung Iglesia sa Philippians ay tumulong sa kanya. Ganun din sa Colossians 1:6 verse 23. Yung naging paraan para ang Ebanghelyo ay may pangaral sa lahat na nila, sila ng lupa, kaya sila ng langit. So, yung makikita natin.
ang may decision diyan ay yung elders. Sino susuportahan natin? Papalan natin ano ang magkano bibigyan natin sa ating mga aral? Anong pangangailangan niya? Sino mang di-design pag mayroong elders? Ganon din sa edification o pagpapatibay ng mga kapatid. Ganon din. Doon ang ating ginagawa ngayon, yung mga aral, siya yung pwede magturo. No, sa 2 Timothy chapter 4, verses 2 to 4, pwedeng gamitin ng mga elders ang mga aral sa gawain pagtuturo para ikisekatitibay ng mga kapatid. Sayin natin sa 2 Timothy chapter 4, 2 to 4. Ipangalan mo salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mag-aral ka na may buong pagpapainuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Sa panahon natin yung gano'n. Kung tayo po yung mga aral sa denominasyon, hindi gusto ang ating pangangaral. Na ibang klaseng pangangaral nila. Kundi pagkakaroon nila ng katinang tinga, bisabihin, meron silang gusto mapakinggan, ay magsisipagbuntun sila sa kailang sarili na magurong ayon sa kailang sarili mga masasamang pita. At ihiwalay sa katotohanan ng kailang mga tinga at ibabaling sa katha. Kaya nga, doon ang kailangan ng pagpapatibay. Para yung mga kapatid ay masanay sa magaling na aral, hindi sa mga aral na katalaman at ditotoo. Kaya nga, kapag tayo nagtuturo sa mga taga-denominasyon, nahirapan tayo. Bakit? Hindi sila sanay sa ganung klase ng pagtuturo. Pag manood kayo sa TV, paano sila nangangaral? Hindi sila nangangaral. Hindi sila nagpapatawa lang yan, kukwento lang. Hindi na tinuturo ang banal na kasulatan. Sa Acts chapter 20, 28, 32, yung mismong mga elders sa pwede magturo. Sayin natin. Ingatan ninyo yung sarili at ang buong kawal na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pangalin yung iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking tasas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo mga ganit na lobo. Yun ang lobo ay kaaway ng tupa na hindi magpapatawad sa kawag at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga lagad sa kailang ulihan. Kanya. Kaya kayo magpuyat, siya magpuyat, magbantay. Kanya. Alalahanin sa loob ng 3 taon na hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. At kayo'y pinagtatagubilig kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya ng mga pagpapatibay. Ito palagi natin na-emphasize. Ang paraan lamang na tayo titibay sa ating pananampalataya ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Alam niyo, may mga uso ngayon na ginagawa. Sa born again, sa mga denomination na ginagawang masaya yung pagsamba. May mga social bonding, gano'n. Hindi sinasabi ng Biblia yun. Palagi ko sinasabi, ang social bonding, makapagpapaklong sa sabawang isa. Yun lang ang gagawin nyo. Pero hindi makapagpatibay sa ating pananampalataya. Sapagkat ang salita ng Diyos lamang ang gagawin. So, paano ginagawa yan? Pero ginagawa natin kayo. Isa, paano magiging ng Bible class? Hindi rin sinabi ng Panginoon, paano natin gagawin? So, doon pumapasok ng Bible class, etc., etc. Yung ating pagsamba. Ang ating pagsabay, paraan ng pagpapatibay. Yung sa Gawa chapter 2, verse 42, yung mga unang naging mga Kristiyano, tingnan ninyo yung mga paglalarawan kung paano sila nagsipan na pili. Yung sa modernong sanglibutan, ang kaisipan ng mga tao, the minimal, the best. Yung kakunti, yun ang maganda kanya. Halimbawa, si Floyd Mayweather, pag binubukas yung mga singero na yun, halos hindi siya sa mga suntok. Ang ginagawa lang niya, minimum na manalo siya. Ay hindi exciting kung magnunod ka ng galo. Dito, basahin natin sa part 2. Paano siya nagsipanatili? At siya nagsipanatili, ang pang-uusap dito, nagsipanatili. At siya nagsipanatili, yun ang pang-uusap nyo.
para siya nagsipanatili ng matibay kanya. So, hindi lang manatili, kayo manatiling matibay kanya. Saan? Sa mga bagay na kailang ginawa. Sa turo ng apostol, kung na ginagawa natin, at sa pagsasama-sama, fellowship, yung pagbibigay, pagpaputol-putol ang tinapay, Lord's Supper, panalang. Ang gilang nakakabitrito yung awita na makikita natin sa ibang bahagi ng bagong tipan. So, yun ang pagsamba, yun ay para sa ating katitibay. At church discipline. Kung meron pong kapatid na hindi umaayos sa kailang lakad ayon sa ating pananampalataya at ayon sa kailang pamumuhay bilang mag-Kristiyano, ay ang mga elders ang mag-decide kung anong gagawin. Kailang kakausapin nila yung kapatid na yun at hindi siya magsisi, siya ihiwalay upang siya ay magsisi. Sabihin, tinitingnan ko yung salitang disfellowship sa English language, hindi pala English word yun. Walang English word ng disfellowship. Ang tamang salita ay withdrawal of fellowship. Withdrawal of fellowship, yung sabihin, hindi ka nakasama sa kapulungan na ito. Temporarily, agad hindi ka magsisi. So, church discipline, kasama yun sa pagpapatibay. At siyempre, yung pinakauli, church benevolence. So, ang unang obligasyon ng local church ay yung kanyang sariling nangangailangan. Number yun ang priority. Yung nangangailangan ng mga kapatid. Sa Acts 6, chapter 6, nakikita natin yung mga babaeng bangon sa Jerusalem ay tinulungan ng iglesia sa Jerusalem. At ang local church ay limitado lamang sa pagtulong ng mga nangangailangan ng kapatid. Hindi natin tinutulungan yung hindi kapatid. Hindi siya tayo maramot, ayaw natin tumulong. Yun ang mababawasan natin. Pag tinignan natin sa Romans chapter 15, si Pablo ay pupunta sa Jerusalem para ano? Para mangasiwa sa mga banal kanya. Sapagkat pinagaling ng Macedonia at Achaia kanya na sila'y tumulong sa mga tukang nasa Jerusalem. Tukang mga banal nasa Jerusalem kanya. So yun lang ang tinutulungan ng local church. At ang mga elders ang magbibisay ito. Kumbawa, nabalitaan at may sumulat na may pangangailangan sa itong lugar. So ang mga elders ang magbibisay kung tutulong o hindi. Kung sila'y tumutulong, magkaroon itutulong ang mag-design yung elders. So, magsabilis. Hindi mo na kailangan tawagin yung mga kalalakihan. Sila lang ang mag-meeting at mag-uusap kung anong gagawin. So, ay magkita natin ang magkakaroon ng elders ay magpapadali sa gawain ng iglesia. Isang mula tayong elders. Kaya yung po makikita natin itinuturo ng balat sulatan. Pero, pwede magtulungan ang mga kongregasyon. Mawa, ako ay nangangaral, pero di na ibibigay sa kasalukuyan ang lubos ang pangangailangan. So may ibang tumutulong sa akin. So na ginagawa nila, nag-uusap pa sila, hindi. Bawat isa ay magpapadala ng tulong nila independently of one another. So bahala na yung preacher na maging honest doon sa tumutulong sa kanya. In other words, halimbawa, kung Charles A, Charles B, hindi sila nag-uusap. Sila'y magpapadala diretso doon sa kailang tinutulungan. Yun po ang makikita nating paraan ng pagtutulungan. Halimbawa, doon sa benevolence, nakita natin sa chapter 11, yung church ay nagpadala doon sa Antioch. Pero doon sa 2 Corinthians, makikita natin, may maraming tinulungan. Pero ito yung pattern, may messenger, tapos yung mga pinapadala doon sa mga elders, independently sa isa't isa. Doon si isa lang ang tumulong. May pagkakataon kung maraming tumutulong. Halimbawa, doon sa 1 Corinthians chapter 16, yung Macedonia at Achaia, sila'y tumulong. Nagpadala sila sa sarili nilang mga tagapagpadala. Di ba sayo natin? The 1 Corinthians chapter 16. Ito ang ating babasahin. Verses 1 to 4. Ngayon tungkol sa bagay sa mga banal ay gawin din naman ninyong gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw sa linggo ang bautis sa inyo magbukod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag nang gawa ng mga bagay sa pagparyan ko. At pagdating ko, sino mang inyong mamagalingin? So, sino mang mag-decide? Yung church sa Corinto, mga elders sa Corinth. Anong gagawin nila?
ay sila ang aking susuguin na may sulat upang makapagpadala sa inyong abuloy sa Jerusalem. Dahil si Pablo kilala sa Jerusalem. Makayang mga kapatid sa Corinth, hindi sila kilala ro. Tapos, verse 4, at kung nararapat na ako naman ay pumaroon, sila isasama ko. So, tingnan niyo yung Macedonia, mayroon silang tagapagpadala. Yung taga-Corinto, mayroon silang tagapagpadala. So, sabay-sabay silang tumulong, pero kanya-kanyang pagtulong. Yun ang kooperasyon na makikita natin sa Biblia na walang centralized na kaparaanan. So, ito po ang ating pag-aaral sa mga bagay nito. Kaya natin itinuturo ito para ating encourage sa mga kalalakihan. Kung iniisip nilang sila po ay naayon sa katangian na mababasa natin sa Biblia, ay panahon na para tayo magkaroon ng mga tagapangasiwa sa ating kongregasyon. Magsimula tayo sa dalawa. At kung hindi qualified sa eldership, hindi sila mga deacon. Dahil sa deacon, hindi po nire-require na yung mga anak mo ay sumasampalataya. Wala sila sabing gano'n. Yung mga elders, medyo mas masyelan yung katangian na inihingi na may mga anak na sumasampalataya. Hindi rin sinasabi na lahat ng mga anak. May mga anak kanya na sumasampalataya. So ito po ang ating pag-aaral sa umaga pang ito.